pinsala sa Greater Metro Manila kung ngayon tayo aabutan ng malakas na lindol ayon sa OSAID Risk Assessment Study ng MMDA. At ayon sa DPWH, karamihan pa rin sa mga public structures tulad ng mga tulay ay hindi pa napapatibay kontra yanig ng lindol at malamang na gumuho. Narito ang part 2 ng ating report. Ayon sa OSAID study na kalalabas pa lang ng MMDA, ay kailangan ng madali ang simula ng pagpapatibay ng mga estruktura, pribado man o pampubliko, bago tayo maunahan ng isang malakas na lindol. Sa ngayon ay nangangabuti na ang dami ng mga Pilipino sa Metro Manila na nakatira sa mga condominium building. Marami sa mga residente ito ang nangangamba na sa maaaring mangyari kapag lumindol. Ayon sa mga eksperto, sa isang magnitude 7 na lindol, malamang na mas malaki ng higit ang pagguho ng mga mabababang building kaysa sa high-rise na building. Ito'y dahil kadalasang mas matibay ang uri ng materyales na ginagamit sa mga matataas na gusali kumpara sa mga gusali ng tatlong palapag pababa. Bakit parang mas delikado yung mababang estruktura kumpara sa high-rise? Lahat ito kinukonsidera ng high-rise. Wind load, earthquake, tapos yung bouncing po ng structure. Kaya mas rigid po ang design. Samantalang yung mga lower ang structure, yung iba hindi gumagamit na engineer. Sa high-rise, may nilalagay po ng mga mekanismo dyan para ma-counteract po yung sismiko ng building. Karamihan naman sa mga pampublikong eskwelahan ay mababang mga gusali. Ganoon din ang mga ospital. Ayon naman sa DPWH ay 50% pa lang o kalahati sa may 335 na tulay at flyover sa buong NCR ang napatibay na ng retrofitting. Hindi pa napapatibay ang Magallanes Bridge, Ayala Bridge, Guadalupe Bridge, Cloverleaf Interchange sa Balintawak at iba pa. Pero ang ilan naman tulad ng Ortigas Flyover, Delpan Bridge sa Tondo, Nagtahan Interchange, EDSA Santolan, at EDSA Kamuning Flyover ay retrofitted na. Dito sa ilalim ng EDSA Kamias Flyover, ganito ang original na